my channel. It's your madam. Kaya nagbabalik na naman tayo sa isang video. At today, ipapakita ko naman sa inyo. Alam ko lahat tayo busy. Alam ko lahat tayo may okasyon, may kanya-kanyang event, may kanya-kanyang tayong invite kung saan-saan parties. At sa mga parties, hindi talaga nawawala ang mga exchange gift, manito-manita, at kung ano-ano pang pagre-regalo sa isa't isa. Kung kaya, ang gagawin kong video ngayon ay mga simple and affordable gift ideas na pwedeng-pwede nyong gayahin. So, hindi na kayo mahihirapan mag-isip pa kung ano ibibigay nyo. Ito yung mga gift ideas na to ay mga mukhang pinag-isipan. O, diba? Mukha siyang pinag-isipan dahil hindi lang basta-basta mug o tumbler ang ibibigay natin. Huwag na tayo magpatagal-tagal pa. Simulan na natin. So, first, syempre ito ay gift idea para sa mga babae. So, ito, nabili ko ito sa Landmark. Ang nakakatuwa dito kasi ready pack na siya. Kasi lang may logo siya ng Landmark, which is okay. May box na siya. Pwede ito sa mga girls or sa mga feeling girls, sa mga besties natin. So, ito ay isang scarf. And mabibili mo ito for only 189 pesos. Marami siyang designs. And nakakatuwa siya dahil talaga mukha siyang mamahalin. Mukha siyang handwoven yung kanyang design dito. Pwede-pwede ito sa ating mga momshies. Matutuwa sila dito. Dahil December ngayon, panahon ng taglamig. So, ang next naman natin ay ito. Yung Strawberry Blush Set. So, ito, nabibili din ito sa Landmark. You can buy this for 199 pesos. Marami actually mga sets doon, hindi lang ganito. Meron na itong shower gel, body lotion, hand soap, and body scrub. So, ayan, diba? So, below 1,200 pesos lang siya actually. And cute na yung kanyang packaging. Sa Landmark ko din ito nabili. Ang next naman natin, syempre, idea din ito for girls. Mas madali kasi hanapan ng gift yung mga babae. Sobrang hirap hanapan ng gift yung mga lalaki. Sa mga lalaki kasi, before you can even give them a gift, kailangan kilala mo sila. Kung underwear may ibibigay mo, kailangan alam mo yung size. Kung wallet man yan, dapat alam mo kung ano na ba talaga ang estado ng wallet niya, kung sira na ba o hindi pa. Kasi minsan, hindi naman sila mahilig magpalit. Minsan, mas maganda pa yung wallet niya kasi ibibigay mo, di ba? Siyempre, it also matters. Kailangan pag-isipan mo talaga kung ano yung bibigay mo sa lalaki. Whereas, sa mga babae, marami silang mga abubot, marami silang mga kung anong ek-ekan. Kayang-kaya nilang tumanggap at kayang-kayang mag-work sa kanila ng kahit anong gift. At worst comes to worst, ang mga babae, kaya nilang sabihin na, ay, ang cute. Kaya which makes it easier talaga na mabigyan ng regalo ang mga babae. So, if you can think of anything, buy them something cute. Mga lalaki naman kasi, hindi mo naman pwedeng bigyan niya ng something cute na, alam mo yun, i-expect mo na magsasabi siya na, ah, yung cute, walang ganon. Anyway, ito na yung next gift idea natin. Ito naman ay isang pouch. Nabili ko din ito sa Landmark. So, marami din design doon na available. This is for 129 pesos. Ito, pwede itong unisex. May mga designs doon na pwede sa guys. Pwede itong gawing vanity kit ng guys and girls. So, ayan siya. Ang cute niya, oh. And matibay yung material na ginamit. Parang high quality na rubber. Then, malawak yung loob niya. So, see? May plastic lang. Ayan, ganyan. So, pwede ito lagyan ng toothbrush, pag nag-travel, yung mga facial wash, yung mga soap. Ayan. Kayang-kaya nyo itong ibigay sa both sexes. Depende na lang talaga sa design. Ang next gift naman natin ay unisex din. And this is really cute. Ang cool nito, lalo na siguro ko ibibigay nyo ito sa isang guy na medyo may cool and young personality. Kasi, it's a coin purse, pero pineapple shape siya. Ang cute niya. So, ito yung itsura niya. You can also buy this sa Landmark. Sa Landmark, ang dami kasing mura doon. Yung mga gift ideas nila, naka-ready na. And ito, yung coin purse na ito, matibay siya because this is really made of rubber. Ito, oh. So, walang way na mapunit siya. May zipper lang siya dyan at tinahe. This is only for 139 pesos. This is unisex. Marami ding design doon. Meron design doon na very specific na talaga sa mga girls. But this one, I chose this one because it's unisex and it is a nice color. Ang next gift naman na pwede natin ibigay ay unisex din, syempre. Ito naman nabili ko sa Miniso. This is a mirror. You can give this to anyone, sa babae man o lalaki, because lahat naman tayo gumagamit ng salamin. It is a very unique design. Rectangle shape siya. And the way it stands, so parang may ano siya, parang may something like that. May ngipin. And also this one may ngipin. So you just assemble it. Iko-connect mo lang itong dalawa.
And then you let it stand na ganyan. So this is a mirror. Ayan, ayan, hi! Pwede nyo itong bigay kahit kanino, babae man yan o lalaki. This is really cute. So I like this. I bought this for $299 or $399, something like that. But sulit naman siya. High quality siya at ang ganda niya. Ang next gift naman natin, ito, unisex din. And it's very, very specific. Lalo na kapag alam nyong medyo banidoso yung gagamit. I bought this also from Miniso for 799 pesos. Ito yung ano, parang Sonic Facial Cleansing Brush. So every time maglilinis sila ng face, ito na yung gagamitin nila. Meron siyang vibrations. Nagva-vibrate siya while you use it. Ayan, buksan natin. So instead of you massaging your face, ito na lang yung gagamitin nyo. Ayan. So, meron siyang extra brush dyan sa baba. This is battery operated. Tapos meron battery natin. Ito ay may cover. So, you just remove the cover. Then, you put the battery inside. Install natin. So, AA batteries lang yung kailangan nyo dito. Ayan. And then, there's a button here. Napipindutin nyo lang. It will activate this one. Nagmamassage siya. Nagva-vibrate siya. Oh, ang sarap. So, kung wet yung face, and then if may sabon yan dyan, so instead of your hands, yung gagamitin nyo pang massage, eto na. Ang saya gamitin. Oh my God, I'm so loving this. So, meron siyang stand. Make sure nyo lang na hindi siya mabasa sa loob, yung nilagyan natin ng battery. But because this is something for the face, this is waterproof. Safe na safe siya sa water, wag yun lang siyang ilubog. After using this, you just put the cover back on para hygienic pa rin. Ang next gift na pwede natin ibigay also para sa both sexes ay itong travel organizer. So, gadget organizer din to. This is very useful sa lahat ng mahilig mag-travel. Lahat naman tayo actually nag-travel. So, magiging useful to sa lahat. Because sobrang daming partition sa loob. Ayan, pwede nyo ilagay yung mga cable nyo dyan, yung headset nyo, yung power bank nyo. Pero hindi sila kalat-kalat, pero organize sila. So, dito sa kabilang side, travel organizer. So, ayan, sa other side naman ng travel organizer, meron siyang area where you can put kung ano naman gusto nyo, yung power bank nyo dito, yung mga ulo ng charger. So, ayan. So, you put it all there. Pag nag-unpack na kayo ng mga gamit nyo, hindi na kayo malilito because you'll just grab one bag and nandun na lahat ng accessories nyo for your gadgets. I bought this for 360 pesos. O, diba? Murang-mura. And ang tibay, ang ganda ng material niya. This is waterproof. This is nylon. Ang tibay din ng zippers and yung pagkatahe. And also the partitions. Garterized siya. And then may net. Ang ganda ng quality niya. So, sulit na sulit. Ang next gift na pwede nyong ibigay naman kung boys ay ang handkerchief. So, you can give them hankies. So, nakabalot na to, nakabox na siya. Sa Landmark ko din ito nabili. For 330 pesos, tatlong piraso na siya. Pwede nyo ito ibigay sa inyong nabunot or sa kahit kaninong guy na gusto nyong pagbigyan. Basta make sure, syempre, na gumagamit siya ng panyo. Meron ako mga kilalang guys na hindi naman gumagamit ng panyo. Huwag nyo siyang bigyan ng something na hindi niya ginagamit. May panyo tayo dito. I know na paulit-ulit na lang, lagi na lang panyo, but this is something na pag nakatanggap ka nito, it's panyo, it's, aminin na natin, it's not very exciting, but it is really something useful na magagamit mo araw-araw. So, might as well, i-wish nyo na yung matanggap nyo ngayong Pasko ay mga bagay na magagamit nyo at mapapakinabangan nyo. And last but not the least, syempre very gender specific din to para sa mga lalaki. Gustong gusto nila pag binigyan mo sila ng perfume. So, bilhan mo sila ng perfume. I bought this from Bench for 115 pesos. Ito pang bagets-bagets to. Everybody knows this. Yung scent ng Bench na to, high school pa lang ako. Ito na yung amoy ng classroom namin. Nakakaloka. Sino ba naman ang hindi nakakakilala ng Atlantis? Malamang sa malamang, naging pabango din to ng crush mo dati. But syempre, if you plan to give someone a pabango like this one, make sure na kilala-kilala mo siya, na alam mo yung taste niya, na alam mo yung bet niyang mga scents, or bet niyang amoy sa sarili niya. Syempre, hindi mo naman pwedeng regaluhan din yung taong ayaw ng pabango. May mga tao kasi talagang ayaw ng pabango. So you really have to know him. But yes, when we talk about gifts for guys, isa ito sa mga hindi papalya, yung pabango. Might as well, kung plano niyo na pabangong ibibigay niyo sa kanya, mag-research na kayo about sa scents na gusto niya or pahapyawan niyo na, dahan-dahanin niyo na. Sana may natutunan kayo sa video na to at sana nakabigay ako ng idea sa inyo on what to give this
Christmas season, sa mga mabubunot niyo sa event, sa mga manito-manito niyo sa office, or sa mga friends niyo lang, without you spending that much. Tandaan niyo, huwag na huwag kayong gumastos ng sobra-sobra sa budget niyo para lang sa mga regalo. Kasi ngayon nga, ang dami mo na regaluhan. Next year naman, pagpasok ng January, wala ka ng budget. Mas mahirap yon, mas nakakalungkot yon. But always remember na ang happiness this Christmas, it does not come from the material gifts we give others. Galing talaga yan sa kung paano natin naaalala ang mga taong nakapaligid sa atin, kung paano natin isa-celebrate ang Christmas, kung paano natin isinasapuso at isinasabuhay ito everyday. Tapos na naman ang isa nating video. Maraming salamat sa panonood. Malapit na tayo mag 100K, mga Damshies. Maraming salamat sa inyo. Ayan! Oh my God! I'm so excited! But bago tayo magtapos, syempre, huwag natin kalimutan ah! Shout-out! Kaya ito na ang ating mahiwagang shout-out box. Simulan na natin! Ang unang pangalan na mabubunot natin ay kay Emmanuel Quintela. Ayan, Emmanuel Quintela. Hello! Thank you for watching. Okay, ang next naman na name ay kay Maylene Pilar. Hello, Maylene. Thank you so much. Ang susunod na name ay kay Jaime Orozco Jr. Ayan, Jaime Orozco Jr. Ang fourth name naman ay kay Retzel Legaspi. Hello, Retzel. Kamusta ka da? Abaw! Ilonggo, ginagalan tao sa aking channel. Hello, Retzel. Thank you for watching. And last but not the least, shout out kay April Hornadan. Ayan. Maraming salamat once again. Please don't forget to click the subscribe button at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. Syempre pa, Damshies, malapit na natin ma-achieve ang ating road to 100,000. Kaya isang taos-pusong pasasalamat ang ipinaparating ko sa inyo this Christmas. Salamat! At magkita-kita syempre ulit tayo sa susunod kong vlog. Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang madam, Madam Ellie. Bye!